Hello, KK people. It's me again, your KK mom. If you're new on this channel, please like and subscribe. Hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Ngayong araw, pag-uusapan naman natin po ang required ba talaga na magbigay ng pasalubong ang isang kamag-anak na galing abroad? Para sa akin, hindi. Lalong-lalo na kung wala ka namang ambag kung bakit, kung saan ako na nakarating. Bibigay ka ba ng pasalubong sa kamag-anak mo na dati, nang nasa Pinas ka pa, hindi ka pa naka-abroad? Hindi nila alam yung papunta sa bahay nyo. Hindi sila namamansin sa inyo. Parang hindi ka tinuturing na kamag-anak nila pa kasi walang-wala kayo. Pero nung naka-abroad ka, nang umuwi ka sa Pinas, alam na alam nila yung way papunta sa bahay nyo. Tapos, ang masakla pa doon, umaasa pa siya na bigyan mo siya ng pasalubong. Bigyan mo pa siya ng Palmolive, Lux, Toblerone, kung ano pang mga sabon-sabon dyan ibibigay mo sa kanya. Nang hindi mo nabigyan, pumunta sa kabilang bahay, nakipag-chismisan doon sa chismosan yung kapitbahay na hindi man lang daw siya nabigyan ng kahit isang pirasong Toblerone. Bakit hindi naman niya tinanong sa sarili niya na kung may naiambag naman siya sa buhay mo, di ba? Noong nag-a-apply ka palang papuntang abroad, ni hindi nga sila pumapansin sa iyo. Malayo ka palang naabot na muna siya na sinasarado yung pinto ng bahay nila kasi baka pumunta ka doon at mautangan mo siya pampadagdag doon sa iyong gagamitin pang abroad. Parang hindi makatingin ng diretso sa iyo kasi alam niyang nangangailangan ka ng tulong. Makapunta ka ng abroad. Diba? Minsan yung isip nila is, hindi ka tutulungan kasi baka umangat ka, malamangan mo sila. Yun yung mga mindset ng ibang tao minsan. Pero yung masaklap, nung umuwi ka galing abroad, kilalang kilala ka na nila. Kamag-anak na yung turing sa iyo kasi akala nila mayaman ka na, nakapag-abroad ka na, nakapundar ka na ng magandang bahay, kung ano-ano pang napundar mo dyan. Kilalang kilala ka na nila. Naging kamag-anak ka nila bigla, pero nang hindi mo nabigyan ng pasalubong, chinismis ka sa buong barangay. Kakapalang mukha na humingi ng pasalubong sa iyo ni isa walang ambag sa iyo nung nangangailangan ka. Ni hindi nga nangangamusta sa iyo nung nasa abroad ka kung kamusta ka, kung okay ka lang ba doon sa abroad. Ni isang hi, hello, wala kang natanggap sa kanila. Pero nang dumating ka, umaasa talaga silang makatanggap ng pasalubong mula sa iyo. Mga kakapalang mukha, naging kapamilya ang turing sa inyo. Alam na alam ang way papunta sa bahay niyo, pati shortcut alam na nila papunta doon kasi nga nangangamoy galing abroad ka. Sa tingin nila mayaman ka na kasi nakaangat ka na at kamag-anak na yung turing sa inyo. Pero noong nasa Pinas ka pa lang, na wala kang income, hindi ka nila kilala. Ngayong nakaangat ka na ng konti, kilalang kilala ka na ng mga kamag-anak mo. Kasi nakatatak na yun sa mga isip nila na kailangan may pasalubong ka talaga sa kanila kapag galing ka sa abroad. Okay lang naman yan kung may laki ang ambag mo sa buhay niya. Malaki ang tulong mo sa kanya noong nangangailangan siya ng tulong. Baka pwede ka namang humingi na kahit isang sabon lang dyan. Pero kapag alam mo naman sa sarili mo na wala ka namang ambag, mahiya-hiya kang maghingi, di ba? Mahiya kang maghingi na kahit isang pirasong Palmolive dyan, na isang Lux, na Imperial na sabon, o Toblerone na chocolate. Alam mo sa sarili mo na wala kang ambag, huwag ka nang humingi. Di ba? Saan ka humuhugot na kakapalan ng mukha nyo? Kasi nakatatak na sa isip natin yung mga kapwa natin na kapag galing sa abroad dapat may pasalubong, mga ganun-ganong bagay, di ba? Hintay ka na kusa kang bigyan ng tao. Kung wala namang ibigay sa iyo, okay lang kasi alam mo naman sa sarili mo wala kang ambag doon, di ba? Hindi sisiraan mo agad siya na wala naman lang binigay sa iyo kahit isang Toblerone diyan. Sabihin mo na agad, ang yabang nang galing lang sa abroad, ang yabang-yabang na. Ang yabang, hindi naman niya obligasyon magbigay ng pasalubong sa inyo. Bumili ka kung gusto mo, kung gusto mong kumain ng Toblerone,
Kung gusto mong gumamit ng ganyang sabon, bumili ka. Pumayod ka ng sasayo. Kasi nga, nag-i-expect talaga. Huwag kang umexpect, masasaktan ka lang. Diba? Masakit pa dyan kasi kapag hindi ka nakapagbigay ng pasalubong, sabihan ka nila madamot, mayabang, kung sino ng mayaman kasi nakapag-abroad. Hindi mo lang siya nabigyan ng pasalubong. At hindi mo naman obligasyong bigyan sila ng pasalubong. Nasa mindset na kasi natin na kapag may galing abroad, hihingi ka talaga ng pasalubong. And expect mo talaga na may pasalubong siyang ibibigay sa iyo pag uwi niya. Kahit wala ka namang tulong sa kanya nung nangangailangan siya ng tulong papuntang abroad. Kasi nasa isip natin, basta pamilya, kapag dumating galing abroad, na-expect natin talaga na may pasalubong tayo sa kanya. Mahiyahiya naman tayo humingi kapag alam naman nating wala namang tayong ambag sa kanya. Wala naman tayong tulong kung bakit siya nakapag-abroad, diba? Mahiyahiya tayo sa balat natin. Iba namang tao na hindi nakakaramdam ng hiya. Basta dumating kamag-anak mo galing abroad, kailangan may pasalubong talaga. Pupuntahan mo talaga yung bahay nila. Kahit dati hindi mo alam yung papunta doon, alam na alam mo yung papunta noong dumating siya galing abroad. Lalong-lalo na yung mga kamag-anak mong dinadown ka noon. Pero nung naka-abroad ka tapos umangat ka na, nako, ang bango-bango na nila sa'yo. Alam na alam ang way papuntang bahay nyo. Alam na alam pati shortcut papunta sa inyong bahay. Pagdating niya doon, nag-i-expect talaga na bigyan mo siya ng pasalubong. Nang wala kang maibigay, nako, nakipag-chismisan sa kabilang bahay. Sinabi, madamot ka na, tsaka mayabang ka kasi naka-abroad ka. Ni isang balat man lang ng Toblerone, hindi mo daw siya nabigyan. Parang obligado ka talaga sa isip nila, obligado ka talagang magbigay ng pasalubong sa kanila. Kasi nga, kamag-anak mo nga daw sila, mabibigyan mo sila ng pasalubong pag-uwi mo. Ganyan yung mga iniisip ng ating mga kamag-anak minsan kasi nga galing kang abroad, kailangan mong magbigay ng pasalubong sa mga kamag-anak mo. So guys, huwag tayong mag-expect na bibigyan talaga tayo ng pasalubong ng ating kamag-anak or kaibigan na umuwi galing abroad. Kung may bibigay siyang kusang loob niya, okay din, salamat, di ba? Pero kung wala, okay lang din. Kamag-anak natin siya or kaibigan natin siya, meron o walang pasalubong. Intindihin natin kasi siya yung naghirap doon sa kakatrabaho sa ibang bansa. Tayo lang naman dito nag-expect, naghintay na may pasalubong siyang ibibigay sa atin pag-uwi niya. Diba? Okay lang yan kahit wala siyang pasalubong na ibibigay sa'yo. Ang importante, kilala ka pa rin niya, kamag-anak pa rin kayo, or magkaibigan pa rin kayo pag galing niya sa abroad, diba? Pag umuwi tayo galing abroad, kung hindi man naman natin mabigyan lahat ng ating kamag-anak ng pasalubong, huwag na lang tayo magdala ng pasalubong. Para fair, magalit man sila o lahat-lahat sila magalit kasi nga hindi sila nabigyan lahat. Eh kung bibigyan mo yung isa doon, tapos yung lima hindi mo nabigyan, naku, gera yan. Sabihin nila, madamot ka na, tapos sabihin pa na pinipili mo lang yung bigyan mo ng pasalubong. Kaya mabuti pa, kapag hindi mo lahat mabigyan ng kamag-anak mo ng pasalubong, huwag ka nang bumili ng pasalubong para hindi mo na lahat sila pantay-pantay, walang pasalubong sa'yo, para wala silang masabi. Diba? Kapag kasi pinili mo lang yung bigyan mo, nako, gyera talaga yan. Asahan mo na kung anong mangyayari. Diba? Totoo talaga yan. Nangyayari po talaga yan sa totoong buhay. Ang dapat natin gawin guys is, kung magdadala ng pasalubong, bigyan ang lahat ng angka ng pasalubong para walang samaan ng loob, wala kang marinig na masamang salita galing sa kanila sa mga taong hindi mo nabigyan ng pasalubong. Kung hindi naman natin kaya, wag na tayong magbigay sa usan natin kamag-anak, tapos malaman sa kabila, masama yung loob nila sa iyo, may masabi talaga sila sa iyo na hindi maganda. So it's better na wag na tayong magbigay ng pasalubong sa isa nating kamag-anak para iwas na rin sa gulo, di ba? Para fair na lang kasi mamaya marami ka na talagang kaaway diyan sa paligid mo na hindi mo alam dahil sa pasalubong na 'yan. Pasalubong talaga ang salarin sa mga samaan ng loob, di ba? So, dito na muna nagtatapos ang ating usapan, guys. Thank you for watching. See you in my next vlog.
Bye!